Hello everyone! Ate Ivee here, and kumusta mga araw nyo? Sana lahat kayo okay ngayon kahit na medyo maulan. And bago natin umpisahan yung live webinar natin today for the demo, don't forget to like, share, and tag your friends. And comment down, please, kung saan-saan po kayo ngayon naroroon yung mga viewers natin. At sa mga hindi pa po nakaka-join doon sa group natin, sa Creative Earners Philippines, please, join na po kayo at marami po kami dong tips, gigs, tsaka mga updates about Canva and other creative freelancing gigs. Yon. Excited ako sa live webinar natin today kasi, bago ko pala siya i-welcome, pwede kayong mag-comment ng mga questions nyo about this webinar and we will try to answer them after the demo, okay? So, today, makakasama natin ang isa sa mga talented na graphic artist na madalas na nagsishare ng mga creative works niya sa group, sa CEP. So, siya ay isang BS Architecture graduate. Architect siya, pero at the same time, graphic artist siya and a freelancer. So, usually, she helps fashion and beauty clients. So, tonight, we will learn from her kung paano nga ba niya nagagamit ang Canva sa kanyang freelancing journey. Wag natin patagalin to. Let's welcome Ate Jace tonight for our live demo. Hello po. Hello everyone. Ate Jace. It's such a privilege na maging part ng initiative ng Creative Earners Philippines tsaka ng ng group na ito. So, to help moms and to help each Filipino na i-monetize yung skills nila. So, tonight, I want to talk about kung paano ako natulungan ng sa freelancing journey ko with Canva. Diba? So, as mentioned ni Ate Ivee is, I am Jazereel Llanera-Reola and I'm an architecture graduate. So, nakapasa ko lang ng boards nitong June and ako ay isang graphic designer. So, bilang freelancer, my husband and I handle Architect Riola kasi architect din siya and yung Jace Creates. So, wherein doon ako minamonetize ko yung skill ko na pag-design for fashion and beauty industries. So, ano nga ba ang freelancing? Kung paano ko ba natagpuan and paano ko ba dinedefine yung freelancing? So, para sa akin, is freelancing is a business na kung saan yung products natin is yung skills natin and yung services natin, di ba? So, ano man yung kaya kong i-offer for my for my target clients, yun yung gagamitin ko to help them solve their problems, diba? So, it also varies sa mga areas. So, meron tayong iba't ibang fields under freelancing. So, kumbaga general scope or general umbrella yung freelancing. So, makita ninyo na linagay ko dito yung virtual assistants down to dun sa mga visual artists natin, tsaka mga makeup artists natin, freelancers din sila. And yung mga doctors, engineers, and architects na who are not under a company, pero who are, kumbaga, solo sila, doing their own businesses, selling their services to help their target clients sa gusto nilang isolve na problema. So, isa sa mga examples nga nito is yung sa doktor, 'di ba? Pag may sakit tayo, pumunta tayo sa doktor. And then binabayaran natin yung doktor depende sa fee na hinihingi niya sa atin, 'di ba? Next naman kapag nagka-problema tayo sa sink or nabara yung lababo, tumatakbo tayo sa plumber, 'di ba? Or sa tubero. Tapos babayaran natin si manong ng according sa singil niya. So yun ang kumbaga daily or usual natin nakikitang examples of freelancers, 'di ba? Yun yung common na nakikita natin ng kumbaga na examples ng pagiging freelancers
sa ano naman, 'di ba, kapag nabara yung sink natin, hindi naman tayo tatakbo sa sino? Sa karpintero, 'di ba? So obviously dun tayo sa ano, sa makakasolve ng problema natin. So bilang freelancer naman, tayo din naman yung nagsiset ng pay rate natin. Hindi naman yung kunwari tayo pupunta sa doktor, hindi tayo magsasabi, "Dok, 150 na lang, sige na dok, 150 na lang yung kumbaga yung bayad ko sa iyo." Eh yung rate ni doctor 250 ang check up, kumbaga. So tayo as freelancers, meron din tayong liberty na mag-set ng own rates natin. So, isa siya sa mga perks, kumbaga, ng pagiging isang freelancer. So, meron ako ditong linista ng 5 perks, kumbaga, ng isang pagiging freelancer. Pag freelancer ka, masasabi mo, you have the liberty of your own time. Makakapagtrabaho ka, depende sa time na gusto mo. Sa location, kung saan mo gustong magtrabaho, at kung anong kind of work na gusto mong gawin. Ikaw din bahala sa, yun nga, sinasabi ko na pay rate, diba, na sinasabi. And, syempre, nakadepende sa'yo rin yung growth mo. Ikaw bahala kung paano mo i-upscale yung sarili mo and yung business mo. So, it all depends on you. Kumbaga, meron kang luxury dito sa 5 aspects na ito. Diba? So, yun yung maganda for when it comes to freelancing. Eh, ako naman, as mentioned kanina, ano ba yung ginagawa ko bilang isang freelancer? So, ako, I help beauty and fashion businesses. So, yun yung target clients ko, kumbaga. Tapos, kung anong problema ba yung sinusolve ko, ano bang problema yung anong problema, isa sa mga top problems nila. So, linagay ko rin siya dyan. So, kadalasan ang mga problema nila is yung sa oras nila and yung kung paano nila mabebenta yung services or yung products nila. Tapos kung paano ko ba yun masusolusyonan yung problema nila nito na to save their time and to generate their sales. So yung skill na sa tingin ko na skill na meron ako na makakatulong sa kanila is through graphic design. So pwede niya rin yung yun maging step, kumbaga, na maging starting point kung nag-iisip pa lang kayo kung paano kayo magsisimula mag-freelance. Isipin nyo kung ano yung target client nyo. Unang-una, yun yung isipin nyo. And then, ano kaya yung mga problema, mga top problems na meron sila? Diba? Tapos, isipin nyo yung skill na meron kayo at gusto ninyong gawin for you to help them solve their problems. Diba? So, ganda, diba? So, pwede na ninyo yan yung maging starting point. Kumbaga, yun na yung maging elevator pitch ninyo sa kanila. So, as a graphic design for beauty and fashion businesses, ito yung mga top tools na ginagamit ko. So, nakikita nyo naman kung ano yan. Ngayon, gusto ko mag-focus dito sa Canva. So, ang main mission ni Canva is to empower the world na mag-design. So, kahit yung mga walang background sa design, is to makapag-design pa rin sila, di ba? Kahit wala silang, kumbaga, sinasabi natin, creative, ganun ka lawak na, laki na creative views. Makikita natin kung paano natin mag-utilize si Canva. So, meron din si Canva na kung hindi tayo ganun ka gamay na magsimula sa scratch, meron si Canva ng mga templates na pwede nating pagsimulan, lalo ko pag small, yung mga small businesses natin dyan, pwede nila yung gamitin for them to sell their products, to monetize kung ano yung meron sila, di ba? So, ito yung isa sa mga examples na nagawa ko sa Canva. So, yan po. Pure Canva yan. Aside dito sa mock-up, dito sa libro. So, pero yung lahat ng content na yan is Canva yan. Ginawa yan lahat sa Canva, di ba? So, makikita nyo na ganun kaganda yung quality na pwedeng magawa ng Canva. Kailangan lang natin maging creative, kumbaga. So,
tingnan natin, ito naman yung, ngayon naman, ito yung gusto kong i-share sa inyo, yung magiging demo natin ngayon. So, kung paano natin gagawin itong isang, itong dalawang, kumbaga, product presentation or parang magiging dating ng ads. Ganyan. Paano gagawa tayo ng social media graphic. So, i-share ko yung screen ko sa inyo. Share ko yung sa demo. So, first off, yan. Thank you, Mommy. Ayan. First off, eh, ano natin, hanap tayo ng photo. Pwede tong photo natin, or kung gusto natin i-feature yung sarili natin as brand owner, ganun, pwede. Pwede rin yung, pwede nyo i-upload yung photos nyo kuna dito sa tab na to. Kung may own photos kayo yung, ng products ninyo, pwede nyo doon siyang kunin. So, dito, kuha tayo sa Canva library. Sa elements yon. Tapos, kumbaga, ayan, oh, hanap tayo. Pwede tayo dito makahanap ng gusto nating i-search. Type nyo lang dyan kung ano yung gusto ninyong hanapin. And dito ako pupunta sa recent kasi para makuha ko na yung... Ayan. So, ito yung photo na gagamitin. Pwede nyo na rin siya i-set as image background para mas madilat. Tapos, i-double click nyo lang. Tapos, pwede nyo i-usog-usog sa kung saan ninyo gusto nyo siyang mapunta. Ayan. Diba? Yung uunahin natin is yung sa title. Punta tayo... Ay, lagyan muna natin ng... Tawag yan ng... ng paglalagyan nung ano, yung title natin. Kumbaga, ito yung sa title na, ito kasi serum siya, kumbaga, for skincare. Yan. Nagyan natin siya niyan para malumitaw, kumbaga, yung mag-ilalagay nating text. So, yun. Lagay niya lang yung text ninyo dyan. Sa akin, ikakopy ko na yung ready-made ko na text dito. So, ayan. Pwede kayong pumili ng fonts na gusto nyo. Depende sa... Depende sa gusto ninyong, kumbaga, magiging theme or magiging voice ng brand ninyo. So, para malagyan ko rin ng maayos na text at maging mabasa din siya, mag-a-add ako ng element pa na isa. Yung lines and shapes ninyo, pwede nyo yung makakuha lahat dito. Dito lang sa elements, tapos yung lines and shapes. So, lalagyan natin ng square. Tapos pwede nyo siya ma-adjust. Yan, inalign ko lang siya dito sa magiging bottom part ng ating image. Tapos, ayan. Then, inadjust ko lang yung transparency kasi ang ganda ng image. Sayang naman kung yung tawag dyan, kung hindi na makikita. So, gawin lang natin. Or, mas maganda. 80. Depende yan sa inyo. Tapos, is backward lang natin para dito sa ano, sa part na yan. And then, pwede nyo ilagay yung, kumbaga, ko yung product details dito sa loob nito. Okay? Ito, lagay ko lang lorem ipsum kasi parang placeholder lang siya. Diba? So, pwede natin siyang adjust dyan. Tapos, nakikita nyo naman yung mga lines, 'di ba, na ano, meron diyan. So, pwede niyo siyang pwede niyo siyang sundan para makita ninyo kung gitna ba talaga yung text niyo and all.
Tapos, pwede natin, pwedeng ito ang gamitin ninyo na diretso para sa call to action natin. Kasi, di ba, we want them to buy from us and basta may gawin sila after nila mabasa yung product natin, ay yung ano natin. And makita nila yung ad natin or yung graphic natin. Gusto natin may gawin sila in response doon sa nakita nila. So, adjust lang natin to. Pwede natin i-adjust yung roundness niya dito sa corner rounding. And depende na lang yan sa, din sa inyo, sa kagustuhan niya. And then, pwede natin lagay shop now. Tapos, i-change natin yung color. Gawin natin white. I-bold natin para mas ma-emphasize natin siya. Tapos, i-increase natin yung ano na, niya, yung size. Then, we could change the color para mas ma-highlight yung call to action natin. So, ayan yung first image natin, di ba? Next, pwede rin natin ilagay kung bakit serum special siya kasi nga at a discounted price natin. Hinighlight ko rin siya na maging dark green para may emphasis dun sa discount. So, lagyan natin 30% off. Lakihan din natin siya. Ito din, pwede natin to i-click, i-uppercase natin siya lahat. Diba? So, ayan. Gawin natin a shape color yan. Sorry. Ito, text color. Yung text color, may letter A sa ibabaw. So, gawin natin white para mas madali siyang makikita, di ba? And then, gawin natin 20 or 25. Nakadepende yan sa preference nila. So, 30. Ayan, pwede ganyan. Kasi adjust na lang natin kung ano ba yung spacing na gusto natin. Yan. So, meron ka na lang isang, ano, isang social media post, diba? For those na, ang tawag natin dyan, who are selling products, diba? Pwede na rin nila itong maging basis. So, walang ibang dagdag, kumbaga, na unnecessary dyan. So, lahat ng bagay dyan is importante. Yung 30% discount mo, andyan. Yung title mo, andyan. Tapos, yung call to action mo. Tapos, yung product detail mo. Meron pang isa pa nating sample. Sige, lagay pa tayo. Create lang tayo ng new page. Tapos, gamitin ulit natin yung same image na ginamit natin kanina. So, ito ulit. Tapos, right-click lang, set image as background, tapos i-center naman natin. So, what if center naman, manwari? So, copy na muna natin yung serum. Pwede natin copy, tapos i-paste natin. Tapos, dagdag na lang natin dito yung special. Hopefully, nakakasunod kayo. Gawin natin siya ng effects. So, gawin natin curve. Tapos, dahil medyo hindi siya visible, ganun ka visible, change natin yung color natin, dark. Lagyan natin siya kasi meron itong isa sa mga maganda na features ng style effects ng anong tawag dyan? Ng texts dito sa Canva is yung background. So, you can change its color as well. Para hindi nyo na kailangan mag-insert ng shape sa likod ng text. Pwede nyo na rin itong gawin. So, natin tingnan din. Pwede nyo rin i-adjust yung gano'n siya kalaki. Ganon. Naka-center na ito. Yan. Pwede nyo rin gamitin tong positions kung may gusto kayong i-adjust. Yan. Ito para i-center lang natin siya. Tapos, copyhin lang natin yung 30% off. I-change natin yung color niya. Lagyan natin siya dito na part. And then, yung call to action. Siyempre, importante. Pinaka-importante yung
at gusto nating bumili sila sa atin. Tapos, nakilakihan natin. Pwede nyo ganito siya. Pwede nyo i-click yung shift para hindi siya, yung wrapping niya maayos pa din. Yan. Tapos, pwede natin i-increase ulit yung text natin. Ganyan. So, ayan. Bali, yun yung dalawa nating nagawa. Yung first, yung nasa gilid yung product natin, and second naman yung nasa gitna. So you could be creative in any way you want with Canva. So for those who are starting out pa lang na nagde-design, pwede nyo siyang i-explore kasi marami talaga kayong pwedeng gawin. You could also start from templates muna. And then eventually, make things from scratch, which could really help your businesses, di ba? Para mas ma-monetize nyo pa yung paano yung meron kayong skill and ano pa meron talent ninyo. So, hopefully na may mga natutunan tayo ngayon. Stop ko na yung screen. Ayun. Thank you, Ate Jace. Grabe, ang galing. Actually, bibigyan ko din na gusto ko mag-add ng tips kasi usually ganyan din yung ginagawa ko. So Canva templates, and talaga mabenta yan sa mga ano, sa mga clients ba diba, ate? Tsaka ayun, na-add ko lang pag medyo hindi kasi ako ganoon ako nag-start eh. Pag hindi ka pa masyadong hindi mo masyadong gamay yung Canva, YouTube ka lang ganyan. Tapos pag medyo nauubusan ka na ng creative juices, punta ka sa Pinterest o kaya sa Instagram, hashtag ka ng mga topics na gusto mong gawin. Like, kunyari yan, beauty, mga beauty brands or mga beauty products, hashtag ka lang sa Instagram, beauty products, marami kang makikitang mga Canva templates na mga naka-post sa Instagram. So, from there, pwede mo siyang pagsama-samahin ni Scratch or yun nga, makakukuha ng magagandang idea sa kanila. Lalo na sa Pinterest, sobrang dami talaga. Di ba, Ate Jace? Yes po. Ayan. Isa rin yan sa mga nakatulong sa akin nung una is to check yung, kumbaga, inspiration. Hindi mo naman necessary kailangan kopyahin. Ma-inspire ka lang. Tapos, isa pa sa mga tips na meron ako for those who are starting out sa pag-design is pwede yung gamitin yung elements consistently. Kunwari, yung theme nyo for this is circles. So, pwede yung gamitin mga bilog-bilog. Yan. Tapos yung iba, yan. Depende sa inyo, saka gusto nyong mapafeel doon sa mga ano. Tsaka don't forget yung ano, yung branding, no? Yung branding. Huwag kakalimutan talaga. Para mabilis nilang maalala. Mabilis yung recall ng product mo. Dapat yung laging stick to your branding. Yes po. Tapos si Canva, meron siyang brand kits. So, mas madali sa atin maalala natin kung ano yung colors na meron tayo for our brand. And for those na clients natin, so masisave natin yun. So, ayun. Yun, Ate Jace, may mga question lang kami dito na naipon from the viewers. Okay lang ba? Opo, sure po. No, ito. First question. Ano po pwede namin as personal brand color kung ang target market namin ay beauty and health po? So ako, usually, nag-a-advise ako, hindi depende sa sino yung target audience mo, ganun. Hindi ako yung tipo ng designer, ganun. Kumbaga, ang advice ko is, ano ba yung iba sa brand mo? What makes your brand you? Kumbaga, what makes your brand stand out? Ano bang gusto mong i-portray? Kasi sobrang saturated na kung sasabihin ko sa'yo na beauty and health, color green, color white, ganun. Diba? Sobrang saturated na ng market ng beauty industry. So, ang advice ko lang is, what makes your brand different and take it from there. Use the colors na sa tingin mo that would make your brand have its name for itself. Kumbaga.
kung saan siya magi-stand out talaga para mapansin siya. Syempre, after all, yun naman talaga yung target mo, yung makabenta ka. So, kailangan mag-stand out ka sa market. Sa dami nang nagtitinda ngayon ng mga beauty products, di ba? Yes, po. So, ayun. Wala na yata tayong questions. Nakatulong yun. Oo. So, mag-hello na lang tayo sa mga nanonood. Meron po from Oriental Mindoro, mayroon sa Pampanga, ay ang layo na no, Surigao del Sur. Layo, hello po, ayun. So yun, thank you Ate Jace. Ang galing, sana may natutunan kayo, lalo na yung mga gustong mag-start sa freelancing at gustong matutunan ng paggamit ng Canva. Tsaka makakatulong to sa mga lalo na yung mga personal business owners, mga nagbebenta-benta sa Facebook. Hindi lang pagandahin niyo yung mga posts niyo, mga graphics niyo para mag-stand out siya once na dinaanan sa newsfeed. Oy, okay to. Stop, 'di ba? Mapapaisip siya, oy, okay ba to, bibili ba ako? So yun, thank you Ate Jaysa, pinaunlakan mo kami today sa ating webinar. Tsaka ang dami naming natutunan. Thank you so much. And to thank you po, here is your certificate. So, let me read po. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Jazereel Llanera-Reola for sharing her invaluable expertise as the resource speaker for the webinar Creating Social Media Designs with Canva, given today, August 18, 2022, signed by Maria Corina Bertulfo or Mami MK, Creative Earners Philippines founder. So, ayan, Ate Jace. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak mo sa amin today and sa mga nakasama namin tonight sa ating webinar. So, see you again next time and don't forget po, ulitin ko lang, sa mga hindi pa nakaka-join sa Creative Earners Philippines Facebook groups, marami po kaming tips, gigs, and updates. So, please mag-join kayo yon. Next time ulit. Bye mga ate at kuya!